magandang buhay sa inyo. Ngayon magpipintura tayo ng 888 Red, yung Ansel brand. So samahan nyo ako pa paano tayo magpintura ng 888 Red ng Ansel brand. So syempre yung mga pipintura natin ngayon is metal. So mas maganda kung strip nyo na ng buo, tanggalin yung old paint para naman pulido yung ang kalalabasan ng ating pipinturahan mga paps. So walang abala kung, lalo na syempre kung napinturahan na to ng ibang mga pintor. Minsan naman kasi pagka pinatungan mo lang, hindi mo maiwasan na minsan is hindi siya nagkukure o kaya nagpababos, nagre-wrinkles pag pinatungan lang. So hindi siya ganun katibay. So mas maganda talaga na ma-strip. Bali, ang unang-unang gagawin natin dito mga paps na kapag na-strip na natin, nalinis na natin ng mabuti, is i-epoxy primer natin mga paps. So yung gamit natin epoxy primer dito is yung glitter na epoxy primer ng acrylic automotive paint. Bali, 2 to 3 coats is pwedeng-pwede na. At ang interval time is 15 minutes pwede ng patungan agad. Nating ma-epoxy primer lahat ng ating pinipinturahan is patuyuin natin ito maghapon at kinabukasan na lang natin ito i-base coat mga paps. At syempre bago naman natin ito i-base coat is kailangan muna natin itong lihay ng 600 grit na sandpaper mga paps. Mas maganda yung pinagamitan na para mas feel siya, para pumil siya mga paps bago natin siya i-base coat ha. Red ang ating base na kulay, kailangan is spray muna natin ito ng kulay white. At kung ayaw nyo ng kulay white, is pwede naman kulay puti mga paps. After nating mapinturahan ng kulay puti at napatuyo na natin ng 1 hour, is pwede na natin ipatong yung ating 888 red na kulay. At kung ayaw nyo naman ng 888 red na kulay, is wala na kayong magagawa dahil vlog ko to mga paps. At least 2 to 3 coat is pwedeng-pwede na yun mga paps hanggat hindi natin nakukuha yung kanyang fully uniform na kulay, hanggat hindi siya pantay-pantay yung kanyang kulay is huwag natin titigilan, pero huwag nyong kakapalan agad dahil baka tumulong. Pagka tumulong, laging sinasabi ko is sayang yung effort dahil maglilihiya ka na naman dun at mag-start ka na naman mag-retouch.
ayun, natapos na nating i-base coat ng 888 red. So, ang susunod na step natin dito is itatap coat naman natin. Pero kailangan i-double check nyo maigi yung kasingit-singitan, kasulok-sulokan na parts para hindi ulit-ulit yung pag-i-spray natin. Bali, ito na yung pinakahuli mga paps. So, itatap clear na natin ito ng mabuti. So, at least 2 to 3 coats pa rin. At ang ating ratio ng top clear coat is 3-1-1. Gaya ng mga sinasabi ko dati, 3 parts ng base top clear, tapos 1 parts ng catalyst, tapos 1 parts din ng tina. So, ayun. Na first coat na natin ng clear coat ito mga paps. So, hanggang 2 to 3 coats is pwedeng-pwede pa. So, pagka maganda ang mixing ratio ninyo is kung gaano kakintab nyo siya natapos is pag natuyo is ganun pa rin siya kakintab, pero pag nagkamali ka ng ratio, mapapansin mo na mabagal matuyo o kaya namumutla o mamumutla yung kanyang kulay. Lalo na pag sumobra sa tinar mga papsa, pag natuyo yan, sigurado puputla pa yan ng konti.